special pa rin ang ating Miyerkules dahil ating panayam sa award-winning actor Cesar Montano ay pagpapatuloy natin. Panoorin po natin. Sa mga anak mo, BFF, sino sa tingin mo ang nagmana sa'yo? Papayagan mo ba sila mag-showbiz someday or kailangan matapos muna nila ang studies nila? Well, of course, ang paramount dream ko is makatapos sila ng pag-aaral. There's no substitute for education. Oh. And ngayon, kung ano yung papasukin nila na career o profession sa buhay nila, ako susuporta ako all the way. 100% susuporta ako. Naku, humanda ang mga future suitors ng iyong tatlong Maria. I'm sure pahihirapan mo. Ayoko muna isipin kasi yun. You know the evil that men can do, di ba? Ayoko muna isipin yun. But forever babies. Of course, ngayon pa lang naman inaayos ko na yun. Siyempre, yung... Ako wala na akong kaba dyan. Once na binigay ko na sa Diyos ang buhay ng aking mga anak, alam mo naman ang mga bata, hindi mo sila mababantayan 24 hours, 24/7. Pero God is always there to take care of them. Mm-hmm. Marami kayo pinagdaan ng bagyo ni Sunshine, yung marriage, no? But syempre, as a very close friend of yours, alam mo kung nalagpasan nyo na lahat ito. Ano kayang secret, anong ginawa nyo para talagang na-save nyo, tapos na-plan siya lahat? Or advice sa mga married couples out there? Well, pray without ceasing. Katulad ng, payo din ng Diyos sa atin na, from first Thessalonians 5:16. First Thessalonians 5:16 po. Rejoice every day, pray without ceasing. In everything be thankful, for that is the will of God for us in Christ Jesus. First Thessalonians 5:16-21. Para ka ng pare. Hindi, naalala ko lang yun kasi totoo pala yung dapat magpasalamat ka sa lahat. Dapat pala magdasal ka talaga ng pray without ceasing. Yung role na pare, nagawa mo na ba yun? Hindi pa. Yan. Yung pa isang pare at saka bading. Marami pang gaganap. But I am writing some script. May binigay lang sa akin ng 700 Club na isang book written by Pio Arce. It's called Blood for Blood, The Right to Kill. Kwento ng mga manobo to in the 60s, 70s. Yeah. Very interesting. Pangayaw ang pangalan ng pangayaw, Right to Kill. Mm-hmm. So isa yun sa mga sinusulat ko na gusto kong gawing pelikula. Mm-hmm. And even Gary Valenciano read the book and he was very engrossed. And sabi niya nga, I can't wait to see this, story on silver screen, sabi niya ganun. Politika, BFF, may balak ba bang sumubok ulit o na-trauma ka na? Hindi naman sa na-trauma, but I did what's best to do. Kung ano man na maitutulong ko sa politika. Ultimately, sa mga tao na mahal ko sa buhay. Lalo na sa Bohol. Pero ngayon, hindi muna ako sumama dahil hindi muna ako... I want to keep my life. I want to focus on my family on film. Gusto mo sabihin ko kung anong tunay na dahilan bakit hindi ka nanalo? Na dapat ikaw ang nanalo, off the record. Hindi. Ano po yun? Napakaganda lang talaga ng puso mo. Ayoko na isipin. Importante po eh, nandito tayo ngayon at nag-uusap lang tayo sa isang napakasimpleng bagay. Di ba? At tayo ay may joy sa ating puso. Anong advice mo sa mga kapatid nating tatakbo ng politika? Wag lang tumuloy. mga kapatid, mauubos. Love yourself and love your family. That's all. Don't forget to mag-iwan kayo, to reserve something for yourself. To save money. Pag-ubusin sa kampanya. Don't spend your own money. Since maiba naman ako, BFF, since you've experienced losing a child, ano, mas protective ka ba ngayon sa mga anak mo? Siguro, ganun na naging reaction. But more prayerful. Mm-hmm. Kasi I cannot really protect my children na gagamitin ko yung sarili kong lakas. I can't do that. No one can do that, actually. Kahit na sinong mga kahit gusto natin silang ibulsa, hindi pwede. Wala. Talagang yung trust mo kailangan na bibigay mo. Darating na naman tayo dyan sa Bible na naman yan. Proverbs 3:5-6 na naman yun. Trust in the Lord with all your heart and lean up on your own understanding. Baka maano na dito, magunaw ako, masunog ako. Hindi, alam mo, kailangan na kasi yan eh. Kailangan yung tama lang yung sinusunod mo. Sa pagiging magulang,
kailangan talaga ililinya mo or i-guide mo according doon sa will ng God. Kung hindi, ikaw rin naman mumuproblema talaga sa mga anak mo. Kung paano ng problema ang mga magulang ko sa akin. Oh. Dati. But now I realize, sabi ko, ayokong mangyari sa akin to. Ayokong mangyari din sa mga anak ko, of course. And these are beautiful children. They need to be guided beautifully also. And perfectly. And we have a perfect God. Kaya galing sa kanya dapat. Siyempre dahil Pasko, BFF, nami-miss natin yung mga dearly departed natin. Parang ako, si Mami, doon ko napi-feel talaga. Mm. Ano pinaka nami-miss mo about your son Angelo ngayong Pasko? Of course, yung company, yung conversation every Christmas, yung biruan ninyo. Kasi Angelo is like, is my man Friday. Mm. Lagi kong kasama yan, umaga pa lang. O, ano, yung mga lakad ko, lagi siya. Siya yung sekretaryo ko eh. Ayoko nang isipin actually dahil para bang alam ko na patutunguhan ng malulungkot lang ako eh. But I know he's happy kung nasaan siya ngayon. And how can I compare the beauty of the kingdom of God to what I can offer here sa mundong ito bilang ama? Diba? So I know I'm happy dahil he's in a perfect place. Napaparamdam pa ba si Angelo sa'yo until now? Sa dreams, or may mga signs? Minsan napapaniginipan ko pa rin siya. Minsan napapaniginipan. Like, ano may mga message pa siya sa'yo? Well, wala naman. Wala naman akong maalala. But isa sa mga alaala ko kay Angelo is napaka-grateful niya na tao. Manonood lang kami ng sine palaging. Daddy, thank you sa sine, sa panood. Simple joys. Kumain lang kami. Daddy, thank you sa pagkain. And coherent, ha? Talagang hindi pumapaltos. Pagkatapos na kami kumain, papasalamat. Thank you, Daddy. Nanood din siya. Thank you, Daddy. Laging, talagang ano, always grateful. It only anything. Shows na magandang pagpapalaki mo sa kanya. Always grateful. Always grateful. Diba? Yun ang isa sa mga namimiss ko kaya.